Magandang buhay sa lahat. This is Joseph Barsada. Welcome back to my channel, Joseph TV. Our topic for this vlog is all about hard disk and how to install and use it on Dahua DVR. So, ito yung Dahua na DVR. Ito ay 16 channel. Okay? So, meron din tayo ditong hard drive. Yan. Okay? So, what is a hard drive? Ang hard drive ay isang device or component na kung saan dito sinisave or in-store yung files or data. So, meron siyang 3 different hard drive. Okay? Merong SATA, which is ito, SATA hard drive. Merong SSD, merong NVMe. So, ano-ano ba ito sila? Okay? So, ang SATA, meaning Serial Advanced Technology Attachment. So, na-introduce siya last 2003. Ang next ay SSD or Solid State Drive. Ang disk na ito ay wala siyang moving parts, wala siyang needle or pin na gagalaw tuwing magre-read or magre-write ng data. So, unlike this one na SATA hard drive, dito, meron yan siyang needle. Okay? So, tuwing nagre-read at saka nagre-write ng data, medyo gumagalaw ito dito sa loob. So, maririnig nyo parang may tumutunog. Okay? Yun yung kaibahan ng solid state drive saka sa SATA drive. Okay? So, ang solid state drive naman or SSD ay fast, more reliable, especially for laptop lang siya. Okay? So, ang cons lang niya, more expensive than SATA drives. Tapos, medyo mas low yung capacity ng disk. Okay? NVMe or Non-Volatile Memory Express. So, na-release siya noong 2013. Isa siyang type ng SSD na naka-attach sa PCIe Express slot ng mainboard ng computer. So, ang pros niya is fastest disk type on market. So, siya ang pinaka-mabilis in terms of processing sa read and write ng data ngayon sa market, okay? So, siya yung pinakamabilis ngayon. Pero, ang concern niya is extremely expensive. So, available lang siya sa desktop PC only. So, ngayon guys, ito yung surveillance hard disk, okay? So, ito siya ay built to perform 24/7 all year round. Whereas, yung ordinary na hard drive, okay, is designed in such a way to work only about 8 to 9 hours daily. So, for 5 to 6 days lang siya a week. So, kasi yung hard drive ng pang-surveillance or pang-recordings ng CCTV, diba? So, as we all know, yung NVR or DVR ay open siya for 24/7. So, ito yung nararapat na hard drive niya. So, ang brand nito is Western Digital. Okay, so nakalagay dyan surveillance hard drive. Okay, so nakikita nyo yan. Isa siyang surveillance hard drive. So, designed siya to work 24/7. So, kasi yung NVR or DVR ay nagre-record 24/7. So, walang patayan yan. Kaya, ito, design siya for 24/7 na hard drive. So, okay. So, let's begin how to install this hard drive dito sa loob ng DVR. So, okay guys. Ito na yung ano natin, DVR. So, Dahua, okay. Ito yung model niya. Kikita nyo ba? So, ito siya. 16-channel na analog. Okay, DVR. So, buksan muna natin. I-unscrew natin.
Okay, so paano siya buksan? Ganyan. Okay, yan. Bukas na. Dito guys, meron yang hard drive na slot. Okay. So, dito nilalagay yung hard drive. Okay. So, ano ba ang i-attach natin sa hard drive? Okay, meron tayong SATA cable. Ito yung SATA cable na naka-attach sa mainboard ng DVR. Meron din tayong power cable to power up the hard drive. So, take note lang guys, dito na part sa hard drive or hard disk is very, ano siya, sensitive. So, itong mga butas-butas dito, ito yung breather port. So, bawal to siyang takpan, okay? So, dito naman yung disk niya. So, very sensitive din siya. Kailangan siya, pag ilagay nyo yan siya sa isang lugar, dapat flat surface. So, walang ano, hindi gaya nito. Ba, ito ha, o. Ganyan. So, bawal yan siya. Dapat naka-flat surface. Sa flat surface lang siya. Okay, kasi, tapos bawal din ito na may mga magnet or metal. So, gaya nito. Ba, may mga screws. Ilagay nyo yan. So, bawal din yan siya. Tapos, yung handling niya, guys, dapat ganito. Huwag nyong hawakan dito. Okay, so, dapat dito lang siya sa sides. Okay. So, dito, guys, meron niyang mga screw, hard drive screw, okay? So, paano siya ilagay? Yung mga butas niya, dito nyo i-insert yung screw or i-screw nyo, okay? So, ang first thing to do is, nakita nyo itong dalawang malalaking butas. Una-una guys, ilagay nyo muna yung screw. Okay, meron yan siyang technique yan siya. Screw muna natin. Huwag nyo muna higpitan. So, okay. Meron na yung siyang screw. Nakita nyo itong dalawang butas. Ito. Dito nyo muna i-insert yung dalawang screw. Okay. So, tapos ilock nyo, itulak nyo. Yan. Para madali. Tapos, dito nyo na ilock. So, yan. Ilock nyo ya. Ilock nyo na. Para mahigpit na. Yan. So, tapos yung dalawang screw dito na rin. Okay. So, ngayon guys, mahigpit na yan siya. Di na yan siya gagalaw. Yan. Okay. So, saan ba i-insert yung SATA cable at saka power cable? So, meron yan siyang slot dito. Yan. Yan. Okay. Ito yung SATA cable. Dito yung insert at saka yung power cable. Okay. So, insert nyo yan. Dahan-dahan lang po. Yan. So, meron yan siyang ano dito ha. Ano tawag nito? Butas, yung port niya, dito nyo insert. Makikita nyo naman yan. Yan. Tapos ito, ito yung lock niya. Okay? Yan. Pag marinig nyo niya na nag-click, ibig sabihin na lock ngayon siya. Okay? So, pagtanggal nyo naman, i-press nyo lang itong lock niya, itong metal part. Yan. Pagmadali. Oh. Okay? As well as ito. So, dito yung pag-handle guys, ito yung tanggalin na, huwag dito sa wire, huwag yung wire hawakan. Okay. Yan, so tanggal na. So again, pag magtanggal, huwag yung wire or yung cable yung hawakan. Ito yung lock. Okay. Yan. Insert nyo lang. Tapos, yan, na-lock na. Okay. So, kuweran nyo na. Naka-insert na yan siya.
Yan. So para to siya sa mga beginners, so kung gustong matutong mag ano, mag install ng CCTV, so part ito siya. So kailangan, kung bumili kayo ng hard drive, dapat surveillance hard drive yung patak, huwag yung pang PC. Okay, kasi yung pang PC kasi hindi siya reliable to work 24/7. So kasi di ba yung PC natin design lang siya to work 8 to 9 hours a day, di ba? Yung office ba sa mga opisina, yung oras ng trabaho is 8 hours lang, di ba? So maximum na yan, 8 hours sa normal ha, na trabaho. So kaya yung mga hard drive na yan is designed for 8 to 9 hours lang siya daily yung working time niya, period. But ito 24/7 siya kasi ito siya isang designed to work 24/7. Okay, so huwag na natin patagalin. Ibalik na natin yung ano, yung cover. Yan. Tapos meron siyang screw dito. Screw natin. Tapos dito rin. Okay. Yan. So, tara na, i-reformat na natin at i-power on na natin yung DVR. So, makikita nyo guys, dito sa disk manager, dito sa health status, unformatted pa siya. Tapos, may maririnig kayong tumutunog or nagbi-beep. So, ang gawin nyo, para ma-format siya, i-click nyo ito, and then format. Ito, format. Data will be cleared. Are you want to continue formatting? Clear HDD database. Click nyo lang OK. Enter nyo yung password ng DVR. Sorry. Click nyo yung enter. Yan, nag-i-initialize siya. Operation succeeded. Okay, so click OK. Yan, saving data. So, magre-restart na yan siya, guys. Okay. Yan. Initialization in progress. Yan. So, ito na yung camera natin. May password siya. Ang default password is admin123. Enter. Yan. Okay. Click nyo yung storage. Tingnan nyo yung status niya, disk manager. Yan, naka-normal na yung status niya. Okay? So, yung capacity niya is 1... actually, it's... ano yun siya? 2 terabytes. Okay. So, record mode. Yan, i-auto. Apply. Back. Okay, search natin playback channel 16 kung nag-record pa siya. Yan siya. Okay, so meron siyang recordings ngayon. Okay, yan. So stop muna natin. So it means okay yung ano natin. Okay yung so yung camera. Okay. Yan. O yan. Hello. This is me. So i-check natin yan kung nagre-record ba ito.
Okay, kasi na-format na natin yung ano, yung camera, di ba? Yan, ito. Hello. So, i-check natin to, ha. Kung meron na siyang recordings. Pag okay, pag ma-check natin, ibig sabihin, pag ma-check natin na may recordings, ibig sabihin okay yung hard disk natin, so nagre-record siya. Okay, so check natin search. Hanapin natin yung, of course, ito yung date kasi ngayon. Tapos channel 16, sa 16 siya nakalagay. Check natin. Yan. So ito. Yan. So kanina yan. So may recording siya, okay? Yan. Kanina yan, oh, yan. So in short, okay yung pagkabit natin ng hard disk, okay yung status ng ating hard disk, at saka okay yung recordings natin, okay?